wala na sigurong mas tataas pa sa pangarap ng isang basketbolista ang makapaglaro sa NBA. May ilang Filipino players din ang nagtangka pero hindi nga sila pinalad na madraft o kahit maging parte man lang ng official roster ng isang NBA team. Ang pag-uusapan natin ngayon mga sir, ang mga half Filipino at naturalized player na nakapaglaro sa NBA. Uunahin ko na nga si Raymond Anthony Townsend, isang Filipino-American retired professional player. Nakapaglaro nga si Townsend ng 3 season sa NBA sa team ng Golden State Warriors at Indiana Pacers. Napick siya ng Warriors bilang 22nd overall at siya nga ang first Filipino-American player na napaglaro sa NBA. Ang height nga ni Townsend ay 6'3" at naglalaro ng point guard position na common na para sa isang Filipino player. Hindi nga lang pang NBA ang usay ni Townsend at siya nga ay nakapaglaro din sa Banco Roma na isang ball club sa Italia. Dalawa, Andre Blotch. Nadraft nga si Dre sa second round ng 2005 NBA draft ng Washington Wizards. Kaunting kaalaman mga sir, si Kuya Dre ay nabaril nga sa isang carjacking incident noong September 25, 2005. At ito nga ay nagresulta ng hindi niya pagkasali sa training camp pang nooy nagdraft sa kanya ng Washington Wizards. Naka-recover naman si Kuya Dre kinalaunan at naglaro ng kanyang unang game sa laban ng Wizards at Seattle Supersonics kung saan siya nga ay nagtala ng 5 points sa 137-96 victory. Forward tayo mga sir. 2014 nga nang inalok ng Gilas Pilipinas na maging parte si Kuya Dre ng ating Philippine team bilang naturalized player. And the rest is history. Ikatlo naman ay si JC Jordan Taylor Clarkson na ngayon ay naglalaro naman sa team ng Utah Jazz. At draft bilang 46 overall noong 2014 NBA draft, ngunit di rin nagtagal ay na-trade nga itong si JC sa Los Angeles Lakers. Bakit nga ba hirap na hirap tayong makuha si JC as local player? Dahil yan sa hagop rule na hindi nga pinapayagan maglaro sa national team ang mga player na hindi pa nagkakaroon ng passport bago sila 16 years old. Rule nga na ito ay nagbabawal sa mga players tulad ni JC at mga legit Phil Foren na sina Stanley Pringle, Christian Standhardinger, Chris Ross at iba pa na makapaglaro sa Gilas dahil sila nga ay hindi nakapagpakita ng passport pagkatapos ng kanilang 16th birthday. Comment kayo sa baba mga sir kung gusto nyo pang pag-usapan natin sa susunod ang hagop rule. Mabalik tayo. Sa ngayon ay si JC nga ang may pinaka-successful career sa NBA kumpara kina Lolo Raymond, Kuya Dre at Kuya Marcus. Ikaapat naman sa listahan ay si Kuya Marcus Dautit na draft noong 2004 bilang 56 overall ng Los Angeles Lakers. Take note, si Kuya Marcus ay hindi nakapaglaro ng kahit isang game sa NBA. Pero isasama ko na rin kasi nadraft naman siya sa NBA. Kasabay niya nga nadraft ang Slovenian player na si Sasha Bujicic na nadraft naman bilang 27th overall. Ang taon din na iyon ay nagpa siya si Kuya Marcus na maglaro na lang sa Belgium sa kadahilanang may full roster ng Lakers pero inaantay pa rin nila kung makakasama ba si Karl Malone sa roster ng Lakers. Kahit na hindi nakapaglaro si Kuya Marcus sa NBA ay meron naman siyang close teams sa pagpirma niya sa iba't ibang ball clubs kabilang na nga ang Los Angeles Clippers. 2006-2007 season nang in-announce ng Lakers na papapirmahin nga nila si Dautit pagkatapos niyang maglaro sa Europe pero hindi rin nagtagal ay na-wave din siya ng Lakers. Grabe, parang major paasa naman yung ganun. Anyway mga sir, kung kayo ay nakakuha ng trivia about sa upload ko ngayon ay huwag niyong kalimutan i-hit ang like at subscribe button para parating kayong updated sa mga latest videos namin. At kung hindi naman ay magkomento kayo ng mga gusto niyong itampok sa mga susunod na videos.